guys, welcome back sa akin channel. Channel 555. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is tuturuan ko kayo kung paano mag-set up ng karaoke music studio sa inyong kwarto, syempre. Okay? So, bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na! At i-click ang anong yung kiklik mo? Notification button? Para sa mga susunod pang mga videos. Okay, so let's get started! Ayan guys, so ang mga materials na gagamitin natin sa paggawa ng karaoke music studio, syempre ang ating karaoke player. Ang gagamitin natin karaoke player ay ang Platinum Major HD10. So, ang Platinum Major HD10 guys ay meron siyang built-in 1TB of hard disk drive kung saan nyo pwedeng isave ang inyong mga video recordings. Okay, nag-guess nyo ba yan? At syempre, meron siyang video recording function. Ayun, di ba? May webcam yun. So, yung webcam na yun is nakasaksak sa likod ng Platinum Major HD10. Ayun, so USB webcam siya. Nakasaksak siya dyan. Ayan, sa likod, di ba? Sa mamaya-maya lang is tuturuan ko kayo paano siya i-set up. At syempre, kailangan din natin ng ayan, niladi ko na yung mga gamit. Okay? So, kailangan natin ng laptop kung saan natin i-output yung video ng karaoke player. Okay? Sa laptop, syempre. So, ito naman is optional lang guys. So, USB hub lang ito. So, kung kulang yung port nyo sa laptop nyo or sa PC, kailangan nyo nito. Pero, kung madami naman kayong hub or port is kahit wag na. Okay? So, ito naman guys, ito yung tinatawag nating capturing device. So, ito yung EasyCap ang tawag dito. USB siya, okay? USB capturing device. So, dito natin isasaksak yung video ng karaoke player. Okay? Nung karaoke player natin, yung video niya dito isasaksak at i-output natin sa laptop. Okay? So, mapapansin nyo dito, meron din siyang yellow yung video. Tapos, itong dalawa yung left and right audio. Okay? So, ito naman, kailangan din natin ng RCA cable, syempre. From karaoke player to the EasyCap. Okay, so RCA cable. So, mamaya-maya lang guys, isi-setup na natin yan. So, ito muna yung mga materials na gagamitin natin. Okay? RCA cable. At extra RCA cable na walang video, walang yellow. So, ito kasi yung video. Ito yung audio, yung dalawa. Left and right audio. So, meron akong extra. So, sasabihin ko para saan ito. Okay? Mamaya, pag sinetup na natin. Siyempre, dynamic microphone. Mauno dynamic microphone yung gamit ko. Kasi yung microphone na kasama nung karaoke player ng Platinum is nasira na. Okay? So, bumili ako ng bago. Ito naman is yung Samsung SR950 para marinig natin yung output. Okay? Output ng audio. Para marinig natin yung boses natin. Setup natin yan mamaya. So, ano pa ba? At ito. Ito yung tinatawag nating F4 Nano. So, ito yung gagamitin natin para mag-connect yung karaoke player at yung mga audio. So, basta ipapakita ko sa inyo itong function na ito mamaya. Okay? So, yung mga kailangan natin. So, nasa sa inyo na guys kung bibili kayo ng mic stand. Mic stand ito with pop filter. So, para ma-scan yung mga nagpa-pop na sounds, okay, sa microphone. Okay. So, yun. Platinum Major HD10 na may webcam. Laptop. Okay. Capturing device. Yung EasyCap. RCA cable. Extrang audio RCA cable. Tapos, microphone. Ano pa to? Headset. Okay.
Tsaka yung F4 nano. Okay, so isi-setup na natin. Okay, so yung first step guys is isi-setup natin itong RCA cable sa likod ng karaoke player natin. Okay, so ayan. So ilalagay natin itong ano dito sa pinakababa, yung yellow, para sa video, okay, ng karaoke player. Tapos yung left audio and right audio sa baba. Okay. So ito yung likod ng karaoke player natin. So mapapansin nyo ito is ito yung USB webcam na nakasaksak sa karaoke player natin. Okay, so para ma-record yung ating video. So next is, so next guys, kailangan natin itong USB capturing device, yung EasyCap. Okay, na USB na isasaksak natin mamaya sa laptop. Okay, so mapapansin nyo dito, yung i-coconnect ko dito guys is yung video lang. Kasi ito lang yung kailangan ng EasyCap. Okay, so isaksakan natin yung video dito. Okay, so bakit hindi ko sinaksak dito yung ano, yung audio guys? Okay, so pwede naman siyang isaksak dito, kaso is hindi natin maririnig yung ibang audio from the headphones. So kailangan itong audio niya is isaksakan natin sa F4 Nano. Okay, kapag sinaksakan natin ito directly, maririnig lang natin yung sound sa laptop. Sa laptop lang natin maririnig yung sound niya. So, isaksak muna natin ito dito sa F4 Nano. Okay? Ilagay natin dito sa may 3/4 line. Okay? So, dito. Okay? So, yan. So, para yung audio ng karaoke player natin, yung audio ng karaoke player natin, lalabas siya dito sa F4 Nano. Okay? Tapos, sa F4 Nano naman, isasaksakan natin itong earphone o yung headset natin. Okay. So, para lumabas sa earphone natin yung audio ng karaoke player. So, sana nag-guess nyo siya guys, ha? Sana nag-guess nyo yung setup natin. So, para saan naman itong isa? Ito. So, ito naman, kaya meron akong extra nito is para isasaksak natin dito sa rec. Okay? Sasaksak sa rec. Para bumalik siya sa laptop. Okay? Ibabalik natin to sa EasyCap. So, sana nag-guess nyo siya, guys. So, isasaksak natin siya dito para yung audio ng karaoke player, yung audio ng karaoke player natin marinig din sa laptop. Parang, ano siya, marinig mo na sa headphone, marinig mo pa sa laptop. Okay? Yun yung gamit ng ating F4 Nano. So, sana nag-guess nyo yung setup niya. So, isasaksak ko na ito dito. Tapos, yung USB capturing device, isasaksak natin mamaya sa laptop. Okay? So, ayan na guys. Isi-setup na natin yung, ano, dito sa likod. So, mapapansin nyo dito, ito yung aking USB hub. So, this is optional lang guys. Kung wala kayong masyadong ports sa inyong computer or laptop, pwede kayong gumamit ng USB hub. Okay, so, nasa na yung EasyCap. So, si EasyCap nyan, ayan, si EasyCap, isasaksak na natin sa USB. Okay? Okay. Ayan. Okay? So, i-test na natin, syempre. So, syempre, on na natin yung karaoke player. Yan, syempre, pati yung laptop, i-on natin. Pati itong F4 Nano, i-on natin. Okay, so, dali. So, i-on ko lang yung F4 Nano dito sa power on. Okay. So, sa F4 Nano, guys, para makita nyo, ayan siya, di ba?
So ito hindi na natin, hindi ko na ituturo ito guys. So pwede rin siyang Bluetooth actually. So ito yung level ng earphones. Okay? Yung earphones, ayan sa baba, 'di ba? Nakasaksak na siya dito. Okay, yung earphones ko. Ito yung level niya. Okay? Kung gaano siya kalakas, okay? Phone level. So dito lang 'yon. So kung gaano kalakas ang gusto nyo na marinig sa karaoke player. Okay? So 'yon. At mapapansin nyo guys, is yung earphones is malaki, 'di ba? Malaki yung saksakan niya. Ayan. Ng earphones ko. Actually guys, is extension lang ito, natatanggal ito. Okay, papakita ko sa inyo. So ayan guys, actually is ganito lang talaga siya. So meron lang siyang libreng ganito para lumaki yung kanyang yung port niya dito sa phones ng F4 Nano para siyang extension. Okay? Syempre, kailangan natin ng software para lumabas yung video or output ng karaoke player natin dito sa computer. So ang ginamit kong ano guys, software is the Debut Video Capture. Ayan. Napansin nyo, di ba? So, wala pa siya. So, isi-settings lang natin to. So, kailangan guys is license software na siya. Ayan. Para makapture natin ng para makarecord tayo ng unlimited. Okay? Unlimited recordings. Pero, ito kasi guys is dinownload ko lang siya sa torrent. Okay? So, kayo naman bahala mag-search doon. So, ito yung gamit kong software. Yung Debut Professional NCH by NCH Software. So, yung easy cap natin guys, yung easy cap na sinaksakan natin sa likod, syempre, nakasaksakan na yan. So, ang hahanapin lang natin dito sa settings is yung file. Saan na ba yung settings yan? Tools options. Ayun. Tools options. Okay. Dito sa webcam, mapapansin nyo guys, sa webcam, nakalagay webcam, di ba? Tapos integrated camera ang nakalagay. So, ibig sabihin, siya yung gumagamit. Gumagana. So, kailangan natin hanapin yung AV to USB 2.0. So, ito yung EasyCap guys. EasyCap. Yung USB na sinasakyan natin sa likod ng laptop. Di ba? So, yan. Tapos yung audio is naka-default sa microphone, di ba? So, yun. Okay na pala. Yung microphone natin, para lumabas yung sound dito sa computer, yung sound ng karaoke player sa computer, lagay natin sa AV to USB din. So, AV to USB, AV to USB, webcam, okay? Video, webcam. Then, okay natin. Okay. So, yun. Napapansin nyo, guys? Diba? Ito na yung video ng karaoke player natin. Okay. So, mapapansin nyo, yung audio. Ayan. Gumagana yung audio ng laptop, diba? Tingnan nyo. Yung tong-tong-tong. Okay. So, mapapansin nyo dito. Ayan. Diba? Lagaan ako ng letter dito. Ay, ng number dito. So, para marinig natin yung audio, punta tayo sa settings. Sa, nasaan ba yung control panel dito? Okay, sa control panel. Ayun, yung control panel. Tapos, punta tayo sa sound. Okay. So, dun tayo sa recordings. Okay? Dito sa microphone, guys. Microphone, right-click natin, properties, listen. Listen to this device. Click nyo yung listen to this device. Okay? So, sana nag-guess nyo siya. Punta kayo sa sound, recording, microphone, listen to this device, apply. So, para marinig natin yung audio na nagmumula sa karaoke player. Okay? So, tignan nyo. One. Yan, di ba? Kanina wala yan, yung 1, 2, 3, 4. So, for example, maglalagay ako dyan. Ayan.
Diba? Meron ng audio sa laptop. May audio sa laptop, diba? So, tingnan naman natin kung may mga audio dito sa earphone. Diba? May audio din, diba? Oh. So, may audio na sa laptop, may audio pa sa earphone. Ayan. Okay? Tapos, yung audio sa earphone level, dito lang siya. Ayan, tinodo ko, diba? So, lumakas din. Okay? So, sana nag-guess niyo siya, guys. Kasi, guys, kapag yung kanina nga, in-explain ko sa inyo kung dinerecho natin dun sa USB cup o sa EC cup yung mga audio ng karaoke player, sa laptop lang natin siya maririnig. Hindi natin siya maririnig doon. So, yun yung purpose ng F4 Nano. Okay? So, syempre, yung microphone yan, itong microphone na to, syempre, sa karaoke player yan. Yan, dito. Okay. So, para maipakita ko lang sa inyo, guys, paano tayo mag-record ng ating sarili. Yung sarili natin, ha? Okay. So, let's start. So, patayin ko muna yan. Dito sa remote ng karaoke player natin, okay, papalitan natin ng background. Okay, background. So, ilagay natin dito sa pinakahuli, yung cam. Okay? Ililipat lang natin yan sa karaoke player. Sa BGB. BGB. Okay? So, wait lang tayo ng konti. BGB, 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 BGB. Sa cam. Okay, nasaan yung webcam natin? Ayun. So, nakakalat lang siya dyan. So, syempre, yung kailangan is ilagay natin sa magandang posisyon. Okay? So, para makita tayo ng maayos kapag kumakanta tayo. So, ganyan lang muna, guys. Ayan. So, for example, yan, kakanta ako. Diba? Ayan. So, maglalagay ako ng ano dito? 5, 4, 7 Yung kabisadong All My Life. So, syempre, yan, All My Life, diba? Yan. So, isusuot mo to ngayon. Yung headphones mo. Okay? Inaan natin yung konti yung volume kasi nakatodo siya. So, isusuot ko to ngayon. Okay? So, ang hirap talaga mag-vlogs kapag nakahawak ka cellphone. So, post muna natin. Ayan. So, ayan guys. Papansin nyo, di ba? Naka-headphones na ako. Okay. So, pwede nyo itong i-record mismo sa computer. Ayan. By clicking the record button here. Okay. Or, pwede rin kayong mag-record dito sa karaoke player. So, sa karaoke player, kapag nag-record ka, is HD. Pero, pag nag-record ka dito sa computer, is 480p lang siya. So, actually, the same lang, pero, mas maganda mag-record na dito. Ito is mag-click ka, tapos, sa karaoke player naman, is, i-click mo lang yung record button. O, record button. Ayan. So, ilagay mo siya sa video recording, tapos click, okay, video recording, tapos maglagay ka ng song, 5, 4, 7 okay, so, piplay ko siya, tapos pwede ka na kumanta, all my life, without a doubt I give you, all my life, now and forever till the day I die, you and I will share. So, ayan guys. Tapos, stop na natin. Kapag in-stop na natin, syempre, mara-record sa karaoke player yung video natin, syempre. Okay. So, tingnan natin kung na-record siya. Click natin yung record button. Tapos, punta tayo sa video record list. Ayun, All My Life. Tapos, play natin.
Ayan, oh. Diba? Yan yung record ko. So, yan yung ating ano, karaoke music studio. Haha. Diba? So, ang gagawin lang natin yan is isi-save natin yan gamit ang ating USB, syempre. Kapag dito nyo na-record sa computer, is hindi na natin kailangang mag-transfer from ano. Okay? So, ang gusto nyo dito kayo mag-record, click lang kayo ng USB. Maglagay lang kayo ng USB dyan. Tapos, dun sa video record list, sa video record list sa hulihan, click nyo lang yung ano, sa gitna, select nyo lang, tapos, click mo lang yung reserve. Kapag reserve, i-download niya sa USB yung video mo. So, ano yung USB memory? So, nagre-refresh pa siya. So, wait. Ayan. So, tignan natin. Wait lang tayo ng konti. Tapos, reserve. Click the reserve button sa microphone. Ayun. So, downloading, ibig sabihin, kinukopya na niya yung video recording mo. So, pwede mo na siyang i-upload sa YouTube. So, ayan guys, yung tutorial ng aking karaoke music studio sa bahay. Okay? So, ano pa ba? So, hanggang dito na lang yung video guys. Pero, bago tayo magtapos is gusto ko lang i-endorse ang aking karaoke YouTube channel na nagngangalang Acapillo. Ayan. Acapillo. So, search nyo lang sa YouTube, guys, yung Acapillo. Ayan. Mapapansin nyo dito, guys. Ayan. Ang dami kong video, di ba? 1,439 videos. So, ako yan. So, meron na rin akong 271 subscribers dyan. So, sa kapag click nyo dyan, guys, ayan ako. So, ang channel na to, guys, is actually karaoke channel siya. Ang ginagawa ko dito is nagle-lip sync lang ako. So kapag ang videos ay ayan, for example ito, this is the moment karaoke. Okay, mapapansin niyo konti ng views, 'di ba? So mag-subscribe na kayo dito. Okay? Nagpo-provide ako ng maraming karaoke dito, guys. So ang problem, ang ano lang dito para maging unique is ang background is ako. So magsasawa kayo sa akin. So, ayun, yun lang ang pagkakaiba. Pero karaoke rin yan, guys. So, kung gusto nyo magkaraoke, dito na lang kayo magkaraoke. Okay? So, sana mag-subscribe kayo sa aking music channel, Acapillo. So, ayan, puro karaoke yan, guys. Unlimited karaoke. So, pwede rin kayong mag-request ng mga gusto nyo karaoke songs dito. Okay, so ano pa ba? Meron din akong ano dyan, guys, syempre. Hindi lang basta walang sound yan. Yung may ano, may cover sa dulo, for example ito. Yan, Rimmer Via covers. Yung mga videos na nagtatapos sa covers, may boses 'yan. So kumakanta din naman ako kahit papaano. Ayo, 'di ba? Pero yung mga karaoke sa dulo, walang boses. Karaoke lang sila. Pwede kayong kumanta. Okay? Ayan, you'll be safe here, 'di ba? Ito yung setup ng karaoke music studio ko, guys. So, nandiyan yan sa Acapillo YouTube channel. Oh. Ayan, oh, di ba? At the right place at the right time, two roads intertwine. So, yan. Di ba? Marami din akong covers dyan, guys. So, sana panoorin nyo yung mga videos ko. Oh. Ang dami. So, mga covers is may boses. Tapos yung mga karaoke, ang dami-dami rin karaoke. For example, English karaoke. Ayan, no? 395 na, di ba? Ang dami kong karaoke dyan, guys. Kung gusto nyo mag-karaoke, Tagalog karaoke. Ayan, no? Ang dami. So, search nyo lang yung Acapillo YouTube channel. Ang kaibahan pa ng aking karaoke channel, guys, is meron akong mga lower key version or
male version na kinonvert and the female key version. Ano ba itong mga key version na ito, guys? For example, ito, female key karaoke English. Pag tinik ko to, ito yung mga karaoke na kanta ng pambaba na mga lalaki na kinonvert ko para makanta ng mga babae. For example, si Richard Marx, Now and Forever, di ba? Pandalaki yan. So, pwede nang kantayin ng babae yan kasi inano ko siya, kinonvert ko siya. Excuse me po. Yun. Diba, ano pa ba? For example, itong Makita Kang Muli by Sugar Free. Diba pang ano yan? Panlalaki by Sugar Free. Pero, kinonvert ko siya as female version para makanta ng maayos ng mga babae. Okay. So, ganun din sa ano, sa mga lalaki. Yung mga kanta ng pambabae, kinonvert ko ng panlalaki. Okay, for example, ito. Excuse me. Ayan. Diba? Ikaw ang iibigin ko by Jos Garcia. Diba? Ginawa ko panlalaki. Ano pa ba? Between Walang Ningning by Sharon Cuneta. Ayan, may dislike. Dalawa. Sa ito, pwede nang kantayin ng panlalaki to. Kasi kinonvert ko siya, guys. Hindi na siya masyadong mataas para sa mga lalaki. Alam mo, sa chorus. Ayan. Ang mga bituin na aking narating. Sa chorus na, yun lang alam ko eh. Ang ating ningning. Ayan. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning kung kapalit nito'y... O, di ba? Hindi naman siya masyadong mahirap kantayin kasi naka-convert na siya na panglalaki. So, yun. Yun yung pagkakaiba ng karaoke channel na to, guys. Yan. So, yun. Yun yung patalastas natin. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating videos. So, sana nagustuhan nyo itong video na ito. Kung gusto nyo gumawa ng ganitong setup, guys, yung karaoke music studio, ayan. Yun lang. Kailangan nyo lang sundin yung mga materials na gamit ko. So, pasensya na kayo kung wala silang mga price, yung mga materials, kasi nawala na sa history ng Shopee at Lazada yung mga yan. Tagal ko nang binili yan. Okay? So, ayun. So, sana nagustuhan nyo itong video na ito. At kung gusto nyong gayahin, guys, pwede nyo rin gayahin. Okay? Para magkaroon kayo ng music studio sa YouTube, tulad ng aking channel, yung Acapillo. So, don't forget to subscribe. Okay? So, thank you so much sa pananood. Sana nagustuhan nyo ito. Okay, until the next vlog. Thank you so much. Bye!